ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, nasa daan ang mga alagad patungong Jerusalem. Nauuna sa kanila si Jesus. Nangangamba ang mga alagad at natatakot naman ang mga taong sumusunod sa kanya. Ibinukod ni Jesus ang 12 at sinabi ang mangyayari sa kanya. Wika niya, "Ngayoy paahon tayo sa Jerusalem. Ang anak ng tao'y ipagkakanulo sa mga punong saserdote at sa mga eskriba. Kanilang hahatulan siya ng kamatayan at ibibigay sa mga hintil. Siya'y tutuyain nila, luluran, hahagupitin at papatayin. Ngunit muli siyang mabubuhay pagkaraan ng 3 araw. Lumapit kay Jesus sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo at ang sabi, "Guro, may hihilingin po sana kami sa inyo." "Ano iyon?" tanong ni Jesus. Sumagot sila, "Sana'y makaupo kami katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi," sabi ni Jesus sa kanila. "Mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Pabibinyag ba kayo sa binyag na daranasin ko?" "Opo," tugon nila. Sinabi ni Jesus, "Ang hirap na babatahin ko'y babatahin nga ninyo, at kayo'y bibinyagan sa binyag na daranasin ko. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya. Kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghandaan." Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, "Alam ninyo ang mga itinuturing na pinuno ng mga hintil ay siyang pinapanginoon at ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sinuman sa inyo ang ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sinumang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Sinumang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sa buhay ni Jesus sa mundo, nagpagaling siya ng mga may sakit, nagpalayas ng mga masasamang espiritu, at bumuhay ng mga patay. Alam naman natin na pumarito si Jesus hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod. Ganito rin ang nais niyang tularan at gawin natin. Ipinakita niya ang tunay na pagiging dakila hindi ayon sa pananaw ng mundo. May pusong mapagkumbaba, mapagbigay at mapagmalasakit. Masunurin at tapat sa Diyos sa lahat ng pagkakataon ang tunay na dakila. Iyan ang isinasabuhay ni Jesus na dapat nating tularan. Pumarito siya para maglingkod at ang kanyang kusang loob na pagsunod sa Ama hanggang sa kanyang kamatayan, ang naging paglilingkod niya para sa sangkatauhan. Pagsasagawa. Sa iyong buhay Kristiyano, sa papaanong paraan ka naglilingkod sa iyong pamayanan, sa iglesia at sa mga nangangailangan,
sa totoo lang, sino-sino ang mga taong hinahangaan mo at gusto mong tularan? Bakit?